Sa isang kilo po, aabot dalawang piso lang po. Pag kumaka-isang sako po kami, nandan niyo po yung 20 pesos sa isang sako po. Kanyari, sa isang linggo, minsan tatlong sako, meron na kumuha patak na 120, ganun nga, 130, hindi pare-pare. Ito na lang lagi kong iniipit ng hapon. Hindi na ako lumalabas ng bahay. Lalabas lang ako, bibigat. Pag sa uli ng kami, nakakita po kami yung 1,000, mga 2,000. 1,000 po yan. Sa pagtaposan, sobra-sobra po sa amin. Pero ngayon, yung 1,000 rito, mga 200 lang po. May 60, ganun. Kasi gusto namin sana ma-relocate. Hindi naman kami na-relocate matagal pa. Binabagyo na kami doon sa ano, humingan. Malaki dinarasan namin, kaya nagpabayad na rin kami, nakikita na namin. Ito yung binayad sa amin, kasi nang latira ko rito, 30 million. Ano, nung nagkatanggalan po sa tondo, yung bahay po namin doon, bali renter lang po kami doon. 3,000 lang nakuha namin. Kumbaga, bahala ka na sa 3,000 kung anong gagawin mo. Basta, tatanggalin ka doon. Mas maganda po yung buhay dito kay Tocano. Hindi na problema sa ano. Kasi dito may tubig. Tapos yung tarahan dito, hindi katulad din sa aroma na maano pa ano, naaamoy mo. Wow. Dito po, tapos din po sa budget, hindi rin po sa ano. Ano, pili, maganda rin sana, kaya ako wala po may hanap buhay. Mas naman ang kita namin sa ulingan kasi magawa po kami ng uling, nagbebenta, tapos tamama ko, yung mga yero, mga kalakal. Yung sa mga dagat na lumulutang na kalakal, kinukuha po namin yun. Kaya medyo po, mas pag-asagana kami sa ulingan. Tingin ko naman, kung nandun kami sa ulingan, wala po mga masakit yung mga hanap ko. Dito lang po kami nakakasakit. Pero sa yung house na sa pagkain, wala po kami hanap po. Pagpipiliin ko, pag may puhunan po talaga ako, pipiliin ko lugar na ito. Pag wala talaga akong puhunan, wala po transport ako yung babalik sa tondo para mga lahat. Wala na kang magagawa, masaya na rin kahit paano kasi nakakasundad kami kahit paano.